Ngayong araw, nag-crave nga pala si Esme sa kwek-kwek. Pero sabi ko, gagawa na lang kita kaysa bumili ka ng pira-piraso. At ang sabi ko sa kanya, dapat hindi ka lalagpas ng 50 pesos. Kaya lang, wala kaming stock ng mantika at saka sibuyas. Pero kung may sibuyas at mantika lang kami, siguro hindi na kami aabutin ng 80 pesos. Pero kung itlog, harina, cornstarch, food coloring lang siguro ang nagastos, siguro aabot lang siguro siya ng 50 pesos. Tamang-tama to sa family bonding na merienda. Kasi dito, hindi ka mabibitin. Lalo-lalo sa lahat, makakatipid ka pa. Kaya i-recommend ako talaga na gawin nyo to. Sundan nyo lang sa video kung paano gawin. At kung marami naman kayo sa isang bahay, mag-add na lang kayo ng itlog. Kasi sapat na sa akin yung tatlong itlog dahil dalawa lang naman kami ni Esme dito. Sa isang egg kasi ang nagawa ko, 8 piraso, times 2, bali 27. At pagkatapos ko nga palang halu-haluin to, pinalamig ko na nga pala yung egg para mas madali siyang balatan. Amazing! Buwan natin kung matigas talaga yung ulo ni Kaya Pops. Matigas nga. At pagkatapos kong balatan, sundan nyo lang ako kung paano ko siya hiwa-hiwain para maging 8 pieces yung isang egg. Kailangan maingat ka sa paghihiwa kasi baka mabasag yung dilaw. At pag nahiwa mo na yung tatlo, ayan na yung kalalabasan niya, ganyan na siya karami. At dahan-dahan nyo siyang ilalagay sa may harina. Siguraduhin nyo lang na bababalot siya ng harina para hindi kumalas yung dilaw. At ganyan lang ang gawin nyo sa lahat. At pagkatapos, nagpainit na ako ng kawali at naglagay na ako ng mantika. At nung mainit na, sinalang ko na kaagad para makachibog na. Hindi nga lang siya bilog kasi kapiraso lang yung mantika natin. Pero kung mayaman kayo sa mantika, damihan nyo para magbilog talaga siya. Pero para sa akin, okay na yan dahil hindi naman bilog ang batayan. Para sa akin, ang importante at mahalaga, masarap at hindi siya masasayang. At nung pagkatapos ko ng lutuin lahat, naggawa na pala ako ng sausawan. Naggayat lang ako ng isang sibuyas dahil hindi satisfying yung kwek-kwek kapag walang sausawan na masarap. Kaya kung gusto niya rin ng masarap na sausawan, sundan nyo lang yung video na to. Pagkatapos nyong gayatin yung sibuyas, lagyan nyo ng suka. Nabitin nga si Esme sa nagawa kong suka dahil napakasarap daw talaga. At pagkatapos nyo lagyan ng asukal, lagyan nyo ng sili, yung kaya nyo lang. Pagkatapos, lagyan nyo ng asin, kahit kapiraso lang dahil nakalimutan ko siyang videoan. Tapos, imix nyo lang hanggang sa matunaw yung asukal at asin. At ito na nga yung kinalabasan. Bukod sa hindi siya masakit sa bulsa, madali lang din siyang gawin. Kaya kung naakit kita sa video na to, please like and share. At ipalo mo na rin yung Facebook page ko para hindi ka nahuhuli sa mga ilalabas kong video. So yun guys, luto na yung kwek-kwek natin. Sa halagang 80 pesos, lahat ng gastos doon, lahat ng kinailangan namin dito, kasama na sa 80 pesos na yon. Tatlong itlog, nagawa natin ng 27 pieces na maliliit na kwek-kwek. Amazing! Tikman na natin kung gaano kasarap to. First bite. At may suka. Dab scars guys. Napasulit. Okay, gumawa na rin kayo ito kung gusto nyo. I'm out.